Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tunay na ang tao ay palaging naiimpluwensyahan. Siya ay merong itinuturing na kanyang huwaran, iniidolo o ginagaya. Gayun din, siya ay merong mga kasama at mga kaibigan na nakaka-impluwensya sa kanya. Kaya nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ala dini khalili." Ang tao ay nasa relihiyon ng kanyang kasama o kaibigan. "Falyandur man yukhalil." Kaya tingnan ninyo kung sino ba ang inyong mga kinakaibigan. Kung sila ba ay relihiyoso o sila ba ay mga makasalanan, sila ba ay nag-uutos sa inyo ng kabutihan o nag-uutos sa inyo ng kasamaan, o sila ba ay naggagabay sa inyo patungo sa paraiso o naggagabay patungo sa impyerno. Gayun din, sa Islam, nang sa gayon ang tao ay hindi basta-bastang maimpluwensyahan ng mga bagay-bagay, ay pinagbawal sa atin ang pakikinig sa musika. Dahil ang pakikinig sa musika ay mayroong malaking impluwensya sa ating damdamin at pag-iisip, na kung tayo ay nakaririnig ng musika na malungkot, tayo ay nalulungkot. At kung tayo ay makaririnig ng musika na masaya, tayo ay nagiging masaya. At kapag nakaririnig tayo ng musika na mahalay, tayo ay nagiging mahalay din. Patunay na ang musika ay isa sa mga instrumento ni Satanas upang makontrol ang tao. Ngayon din, ipinagbawal sa Islam ang alak, droga at iba pa na bumabago sa pag-iisip ng tao, na dahil dito siya ay nakagagawa na ng mga kasalanan na hindi na niya namamalayan na nagagawa pala niya. Na nagagawa ng tao na mapatay ang kanyang sariling magulang, magahasa ang kanyang sariling anak, at makagawa ng mga bagay-bagay na hindi magagawa ng matinong tao. Subalit siya ay nananatiling mananagot sa batas, kahit sa batas ng tao, dahil siya naman ang pumili na uminom ng alak o gumamit ng droga. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang tao ay palaging nasa ilalim ng impluwensya ng kanyang paligid. Kaya marapat para sa atin na piliing maigi kung kanino tayo magpapa-impluwensya. Na dito, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khayrun nasi karni, thumma alladina yalunahum, thumma alladina yalunahum." Na ang pinakamainam na henerasyon ng mga tao ay ang kanyang henerasyon, at ang sumunod dito ay ang henerasyon ng mga sumunod sa kanila, ang mga tabiin. At ang sumunod ay ang mga tabi o tabiin, ang pangatlong henerasyon ng mga Muslim mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ibig sabihin nito, kung tayo man ay kukuha ng aral o prinsipyo sa buhay, kukunin natin ang mga ito mula mismo sa Quran, sa salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa pangunawa ng tatlong henerasyon na ito, ng pinakamaiinam na mga Muslim, ng pinakamaiinam na mga tao, na sila ay nagkaroon ng pagkakataon na makasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at makasaksi sa pagbaba ng revelasyon ng Quran, at masaksihan nila kung paanong isinabuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Quran. Katulad ng sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, "Kana khuluquhul Quran." Ang ugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang mismong pagsasabuhay ng Quran. Na nalalaman natin na tayong mga pangkaraniwang tao, higit sa lahat, ay hindi perpekto. Subalit, tayo ay magiging mas malapit sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala kung tayo ay sasangguni sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa'il rashidina al-mahdiyina min ba'di." Na marapat sa inyo ang sumunod sa aking sunna, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at gayon din sa sunna ng mga ginabayang khalifa pagkatapos niya. Nang ibig sabihin nito, tayo ay kukuha ng huwaran sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maging ito man ay pagiging huwaran nila sa pagsasabuhay ng relihiyon na ito, o kahit sa mga pang-araw-araw na kaparaanan ng ating pakikitungo sa ating kapwa. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam,
Sa panahon natin ngayon, ang tao ay nasa bingit ng iba't ibang mga uri ng impluensya. Lalong-lalo na sa panahon ngayon na ang nangingibabaw ay ang materialismo, na ang tao o ang kanyang kahalagahan ay nasusukat sa dami ng kanyang yaman o kaya sa iba pang material na bagay na taglay niya. Na ang kanyang halaga ay sinusukat sa kanyang itsura, kanyang yaman, kanyang posisyon sa lipunan o iba pa. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu tungkol sa usapin na ito, kung sino ba ang higit nating marapat na gawing huwaran, tularan at sundin ng kanilang mga yapak. Sinabi niya radiyallahu anhu, man kana mustannan, na sino man daw ang naghahangad na kumuha ng sino mang kanyang magiging gabay o sino mang naghahangad na sumunod sa yapak nino man. Sinabi niya, fal yatasanna biman kadmat. Marapat siya na sumunod sa yapak ng mabubuting mga tao na namatay na. Na sinasabi dito ng mga scholar, bakit sinabi ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu na higit nating susundin ang mga namatay ng mabubuting tao kaysa sa mga buhay? Ito ay dahil sa sila ay wala nang magagawa pang mga panibagong kasalanan na dahil dito ay mapipintasan ang kanilang katauhan. Nakatulad nga na sinabi ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, fa innal hayy la tu'manu alal fitna. Nang buhay daw na tao ay hindi ligtas sa mga fitna o mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Samantalang ang mga patay, ganap na ang kanilang mga gawain at wala na silang maidaragdag pa rito. At sinabi rito ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, kung sino sa mga namatay ng mabubuting tao ang dapat nating tularan, ulai ka ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila ay walang iba kundi ang mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu afdalu hadhihi al-ummah. Na sila ang pinakamainam sa umma na ito. Sila ang pinakamainam sa mga Muslim. Ang pinakamainam na mga Muslim ay ang kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ang mayaman, hindi ang gwapo, hindi ang sikat, hindi ang mataas ang posisyon sa lipunan o ano pang material na pinagmamalaki ng mga Muslim sa panahon natin ngayon na nagiging biktima na rin ng materialismo at iba't iba pang mga ideolohiya na kumakalat sa dunya, lalong-lalo na sa mga hindi mananampalataya. Sinabi niya rin dito, radiyallahu anhu, na ang mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sila ay abarru haquluban. Ang mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ang merong pinakadalisay na mga puso. Na ang kanilang mga puso ay nakatali sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa paghahanap ng mga bagay-bagay na magbibigay sa kanila ng pakinabang sa mundong ito at sa kabilang buhay. Na ang kanilang mga puso ay hindi nakatali sa kanilang mga pangarap dito sa dunya na magkamit ng yaman, kasikatan at iba pa. At napatunayan ito ng kasaysayan dahil ang mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halos nasakop nila ang buong mundo. Hawak nila ang kayamanan ng mga emperador ng Roma, ng Persia at iba't iba pang mga kaharian na nagapi nila sa digmaan. Subalit hindi sila binago ng yaman na taglay nila. Hindi sila binago ng kapangyarihan na taglay nila. Bagkus ito ay nagdagdag pa para sa kanilang pagsisikap sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala at wala silang anumang bagay na nakamit na material, liban na lamang na ginamit nila ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Idinagdag niya rito, wa makuha ilman, na mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ang pinakamalalim ang kaalaman sa relihiyon na ito. Sa lahat ng mga Muslim, sila ang malalim ang kaalaman sa relihiyon na ito dahil sila ay mismong nakasaksi sa pagkakababa ng kaalaman na ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sila sa kanilang pamumuhay ay ginawa na nilang
paraan ng pamumuhay ang pag-aaral sa ilalim ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bata man o matanda, lahat sila ay nagpapakumbaba na kumuha ng kaalaman kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa mga sahaba na nakilala sa kanilang kaalaman sa relihiyon. Na narinig natin minsan ang kwento kung paanong naglaan ng panahon ng mga sahaba upang mag-aral ng relihiyon na ito, nang ilan sa kanila ay nagsasalitan sa kanilang pagbabantay sa kanilang mga tindahan, nang sa gayon ay hindi nila makaligtaan ang mga araw o oras ng pag-aaral ng kanilang relihiyon. Na ginagawa ng mga sahaba, nang dalawa sa kanila ay nagkakasundo, nang bawat isa sa kanila ay magbabantay ng dalawang tindahan sa isang araw, nang sa gayon ang isang tindahan ay mababakante dahil ang may-ari nito ay tutungo sa masjid upang mag-aral. At pagbalik ng tao nito na nag-aral, ituturo naman niya ito doon sa nagbantay sa kanyang tindahan. Nang nagbantay na ito ng kanyang tindahan, ay meron ding tindahan na kanyang binabantayan. At sa susunod na araw, magpapalitan na naman sila at paulit-ulit nila itong mangyayari hanggang sa wala silang mamimiss o hindi mapag-aaralan na itinuro sa kanila ng mga kaalaman. Idinugtong din dito ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu na mga sahaba, sa umma na ito, sila ay akalluha takallufan, na sila ang pinakakaunti sa kababawan, sa pagiging materialistiko, sa pagiging mayabang, sila ang pinakakaunti pagdating sa kung ano-ano mang gawain na walang kinalaman sa relihiyon na ito. Na makikita mo ang mga sahaba, marami sa kanila ay mayayaman, subalit makikita mo sila na nananatili na mapagpakumbaba sa kanilang pananamit, sa kanilang paraan ng pamumuhay. At makikita mo na lamang ang kanilang mga yaman kung ito ay hinihingi na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Makikita mo ang mga sahaba, butas-butas ang kanilang mga damit. Ang kanilang mga bahay ay walang kahit kurtina man lamang noong panahon nila, dahil ang kurtina noong panahon nila ay isang uri ng luxury o luho na ipinantatakip nila sa dingding ng kanilang mga bahay na yari sa putik, dahil wala pang palitada noong unang panahon. Napakasimple ng kanilang mga pamumuhay. Subalit kapag nagtawag na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba at hiningi ang kanilang mga ambag para kay Allah subhanahu wa ta'ala, dumarating ang mga sahaba at namumuno sa kanila si Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu na magbibigay ng kalahati ng kanyang yaman, na inakala na siya ang pinaka malaki ang iaambag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit bandang huli ay darating pala si Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu na ibibigay niya ang lahat ng kanyang yaman. At nang tinanong siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang iniiwan niya para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya, sinabi niya, iniwan ko para sa kanila si Allah at ang sugo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tunay na ang hadith na ito o ang sinabi na ito ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu ay maraming aral na maaari nating makuha, lalong-lalo na sa panahon ngayon na tayo ay pinapalibutan ng masasamang mga ideolohiya ng materialismo, komersyalismo, kapitalismo at iba't iba pang mga inimbentong doktrina ng mga tao na ginagamit nila upang apihin ang kanilang kapwa at makapanlamang sa kanilang mga kapwa. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tunay na masasabi natin na ang ilan sa mga pinaka mapapalad na mga tao ay mga tao na hinirang ni Allah subhanahu wa ta'ala na maging kapiling ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na maaari nating masabi na sila ay naging mabuti dahil kapiling nila ang pinakamabuting tao, o maaari rin nating masabi ang kabaliktaran na sila ay hinirang ni Allah subhanahu wa ta'ala na maging kasama niya dahil alam ni Allah subhanahu wa ta'ala na sila mismo ay mabubuting mga tao, na sila ay hinirang upang pagtagumpayin ang relihiyon na ito. Ang relihiyong Islam, mga kapatid sa pananampalatayang Islam,
Ito ay nagsimula sa isang disyerto na halos walang tubig at halos walang nakatira rito. Subalit ito sa panahon natin ngayon ay matatagpuan sa lahat ng lupalop ng mundo. At sa isang punto ng kasaysayan, ang mga Muslim ang pinakamakapangyarihan sa buong mundo, na mas makapangyarihan pa kung tutuusin kaysa sa mas makapangyarihang bansa sa panahon natin ngayon. Subalit, nabaligtad ang kaganapan na ito ng mga Muslim. Tayo ang bumubuo ng malaking bahagi ng populasyon ng mundo. Marami sa mga mayayamang bansa sa buong mundo ay mga bansang Muslim. Marami sa mga bansang may pinakamalalaking populasyon ay mga bansang Muslim. Subalit nananatili tayo na mahihina at nananatili ang marami sa mga Muslim na nasa ilalim ng impluwensya ng kalaban. Na hindi dahil sa mahina ang mga Muslim o hindi dahil sa malakas ang mga kalaban, bagkus ito ay sa kadahilan ng hinayaan natin ang ating mga sarili na maging mahina at hinayaan natin ang mga kalaban na maging malakas dahil sa pagtalikod natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa relihiyon na ito. Sa paanong paraan, tingnan na lamang natin ang ating mga masjid, kung ilan ba ang tao rito sa umaga, sa fajar, na ang marami sa mga Muslim ay mas minamahal nila ang pagtulog kaysa sa pagdarasal. Tingnan din natin ang kalagayan ng pagsisikap ng mga Muslim na makapag-ambag sa kanilang relihiyon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi talaga natin matatalo ang mga hindi mananampalataya kahit sa mga paglilingkod sa relihiyon. Dahil ang mga hindi Muslim, kahit ang pulubi sa kanila, sila ay nag-aambag sa kanilang simbahan para magamit ng kanilang pastor o ng kanilang pari, kahit pa sa personal na pangangailangan nito. Pero sa Islam, ang mayayaman, ayaw nilang gumastos para sa relihiyon na ito. Naghahanap sila ng Arabo, naghahanap sila ng sponsor para maitayo ang kanilang mga masjid, ang kanilang mga Islamic center, at iba pa nilang mga gawain, at gusto pa nila ay kikita sila mula sa mga ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, karugtong nito, Akhtarahumullahu lisohbati nabiyihi, na sila ay hinirang ni Allah subhanahu wa ta'ala para samahan ang kanyang propeta, wali ikamati dinihi, at upang itaguyod ang relihiyon na ito. Fa'arifu lahum fadlahum, kaya alamin ninyo mula sa kanila ang kanilang kahigitan. Pag-aralan ninyo ang kahigitan ng mga tao na ito, nang sa gayon sila ay ating magiging huwaran, nang sa gayon ay babalik ang pagiging marangal ng Islam sa paningin ng mga tao. Alam natin na ang Islam ay marangal sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala, subalit ang pagsisikap natin bilang mga Muslim na tayo ay maging marangal at kagalang-galang sa mata ng ibang tao ay nasa ating mga kamay at ating obligasyon. At ganyan din sinabi niya, waittiba'uhum ala atharihim, na marapat na sundin natin ang kanilang mga bakas, watamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa siyarihim, na gawin natin sa abot ng ating makakaya ang pagsunod sa kanilang mga ugali at kanilang mga gawain, fa innahum kanu ala hajjil mustaqim, dahil sila ang nasa matuwid na gabay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tagumpay ng umma na ito ay nakasalalay sa pagbabalik natin sa kung ano ang nagpatagumpay sa unang bahagi nito. Katulad ng sinabi ni Imam Malik rahimahullah, ma yugayyiru akhiru hadihil umma illa ma gayyara awwaluha. Walang anumang bagay ang magbabago sa masamang kalagayan ng huling bahagi ng umma na ito, at ito ang tinutukoy na panahon na ito, ang panahon natin ngayon. Walang babago sa ating kalagayan liban na lamang sa kung ano ang nagbago o bumago sa naunang bahagi nito. Na marapat tayong bumalik sa pamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga kasama,
sa pagsasabuhay natin ng ating relihiyon, sa ating pagdinegosyo, sa ating pagtatrabaho, at sa paggawa natin ng anumang bagay dito sa mundo.